Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Victor at nais kong ibahagi sa inyo ang kwento namin ng kaibigan kong si Biboy. Nang mapadaan kami sa isang tindahan ng street foods sa may kabilang kanto sa aming barangay sa probinsya ng Quezon. Medyo maliit lamang ang aming bayan at halos magkakakilala ang mga tao, maliban na lamang sa mga dayuhan na bigla-biglang naninirahan sa aming lugar. Tag-araw na mga panahon iyon at usong-uso ang liga ng basketball sa aming barangay, kung saan kasali ang aming mga iniidolong basketbolista sa paborito naming kupunan. Maraming mga manunood at nakasama pa namin ang aming mga kaklase na sina Carla, Joanna at Eric. Sumapit ang hapon at pumarada ang bawat kupunan na may iba't ibang mga musa. Kasali pa noon si Ate Elisa bilang musa sa kupunan ng aming kapinsan. Tuwang-tuwa ako at malalakas na palakpak ang ginagawa ko noon nang mapadaan sa aming harapan ang aking kapatid. Humahanga ako sa kanya sapagkat sikat na sikat siya sa aming barangay. Ginagamit niya ang talino at ganda sa mga patimpalak tulad ng mga pageant sa aming barangay. Tuwing araw ng piyesta, may angking husay din siya sa pagkanta at pagsayaw. Kaya naman ay hindi siya pauhuli sa mga singing contest at maging sa mga dance contest na hindi ko man lamang namana sa kanya. Victor, napakaganda talaga ng ate mo. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng mga mosa at sa bawat kupunan at talintado pa. Mukhang hindi mo yata namana ang katangkaran at pagiging magaling niyang sumayaw at kumanta. Napabungis-ngis ako sa mga sinabi ng aking kaibigan na si Biboy. At nabanggit ko sa kanya na kahit hindi ako masyadong mataas at hindi ako gaanong kagaling kumanta at sumayaw, ay may iba pa naman akong talento na kaya kong ipagmalaki sa sarili ko. Katulad ng pagiging mahusay sa pagguhit, mahusay sa matematika at Ingles, at pagsasaulo ng mga tula at pagpasa sa mga pagsusulit. Sa bagay na iyon, ay pinalakpakan ako at hinangaan ni Biboy. Hindi man ako katulad ni Ate Elisa, ay mayroon din naman akong ibang bagay na nagagawa na may pagmamalaki ko sa aking sarili. Sadyang magkakaiba nga ang bawat magkakapatid at hindi lahat ay ating namamana sa ating mga magulang. Lumipas ang ilang sandali ay lumibot ang mga basketbolista kasama ang kanilang mga coaches at mga musa sa buong bayan. At inabot na kami ng takip silim bago nakapagsimula ng pagbubukas ng palaro. Nakaramdam ako ng gutom, kaya niyaya ko ang mga kaibigan ko na kumain ng street food sa pwesto ni Aling Tesa. Isa siya sa mga tindera na masarap magluto ng mga fishball, kikiam, kwek-kwek, barbecue at isaw. Isama mo pa ang Adidas, hotdog at maging dugo. Mura sa kanya ang mga pagkain, kaya marami sa kanya ang bumibili. Sa tuwing may pasok sa paaralan, ay nagtitinda sila sa labas ng aming paaralan at mas gusto pa ng mga bata na bumili sa kanya kaysa kumain sa kantina. Sapagkat nagsasawa na din sila sa mga paulit-ulit na tindang pagkain.
Bumili ako ng fishball at samantalang quick-quick at kikiam naman ang binili ng mga kaibigan ko na may kasamang inumin. Umili sila sa mga sausawan at kumuha sila ng maanghang na sausawan. At pagkatapos ay ibinigay namin kay Aling Tesa ang aming bayad. Humanap kami ng pwesto sa court at umupo sa mga bakanting upuan. Habang nilalantakan ang mga pagkain, ay biglang nagsalita si Eric. Sa susunod na bibili tayo ng street foods, subukan nating tumikim ng street food sa may kabilang kanto. Narinig ko sa iba nating mga kaklase na may bagong tindero sa may kabilang kanto na nangangalang Mang Andoy. Nung una ay may libre pa siyang palamig sa kada bibili ng mga bata sa kanya. Napakunot ang noo ni Biboy at halatang hindi siya naniniwala. We, totoo? O sige, bukas pumunta tayo sa tindahan ni Mang Andoy at bumili tayo ng street foods. At kapag hindi masarap ang mga pagkain ay makikipagpustahan ako sa iyo. Kapag nanalo ako, ililibre mo kami ng street foods. Pero kapag nanalo ka, ay ililibre ko kayo. Nangislap ang mga mata ni Eric at mukhang natuwa sa idea ni Biboy. Kaya tinanggap niya ang hamon nito at pumayag sa kanilang pustahan. Naghalakhakan pa sila na lumikha ng ingay. At kasabay noon ay dumating na ang bawat kupunan kasama ang kanilang mga musa. Kaya't sinaway ko sina Eric at Biboy sa kanilang paghaharutan. Napakatagal magsimula ng palaro. Marami pang mga patalastas. Kaya naman ay naisipan kong umuwi muna at magpaalam sa aking ina bago niya ako mapingot sa aking mga tainga. Nagpaalam ako sa aking mga kaibigan at hinayaan nila akong makaalis. Nung umuwi ako sa aming bahay at sumabay ako sa paghahapunan ng aking mga magulang. Pagkatapos kong kumain ay ako ang natasang maghuhugas ng mga pinggan, baso at mga kubyertos. Hindi naman ako nagrereklamo at ayokong uminit ang ulo sa akin ng nanay ko. Nagbabait-baitan ako para naman sa susunod na may lakad ako ay maluwag niya akong papayagang makaalis. Hindi pa natatagalan ay biglang sumagi sa isip ko na may takdang aralin ako sa dalawa kong asignatura na isusumiti sa kasunod na araw. Kaya naman ay pinagpaliban ko na ang panunood ng basketball at hindi na ako lumabas ng bahay. Hindi ko na naisip po na sa court pa ang mga kaibigan ko at nanunood ng basketball. Tinapos ko noong gabi ang mga assignment ko. Para wala na akong masyadong iniisip at sa kinabukasan ay payapa ang isip ko na pumasok ako sa paaralan. Laking gulat ko na hindi ako kinakausap ni Biboy. Hindi rin niya ako pinapansin. Kaya napatanong ako kay Eric kung bakit kakaiba ang mga ikinikilos ni Biboy sa akin. Ay nako, nagtatampo si Biboy sa iyo. Dahil hindi ka na bumalik sa panunood ng basketball at wala ka man lamang paalam. Kahit sina Carla at Joanna ay naiinis sa iyo. Pero mas matinding magtampo si Biboy, kaya magpaliwanag ka sa kanya. At ganun na nga ang aking ginawa. Napakatagal kong magpaliwanag kay Biboy at talagang pahirapan pa bago niya ako pakinggan at pansinin. Tinalo pa namin ang magkasintahang nag-away na gustong magkabati. Kinausap lamang ako ni Biboy noong pakiusapan siya ni Eric na makipagkasundo sa akin. Noong mga bandang hapon ay ipinaalala ni Eric ang pustahan nila ni Biboy. At hindi naman ito nakakalimot sa napag-usapan. Pagkatapos naming makaalis sa paaralan, ay dumiretso kami sa sinasabing kabilang kanto sa aming barangay. Pagkarating namin ay naabutan namin ang ilang kabataang kumakain sa maliit na pwesto
ni Mang Andoy. Mag-isa itong nag-aabyad ng kanyang mga customer. Magkasabay siyang nagluluto at nagsasalok ng palamig sa isang plastik na baso. May umangat na mga kabataan at pagkatapos nilang kumain, kaya nagmamadali kaming pumwesto sa kanilang inalisan at baka maunahan pa kami ng ibang mga gustong bumili sa tindahan. Umorder kaming magkakaibigan ng hotdog, fishball at kwek-kwek na aming pinaghati-hatian. Pagkatapos ay bumili din kami ng palamig sa bawat baso. Napansin ko na mataas ng 3 piso ang halaga ng mga street foods at inumin ni Mang Andoy kumpara sa presyo ng tinda ni Aling Tesa. Mahal man ay kita ko na dinudungog ito ng mga kabataan. Marahil ay naiinganyo sila at bago pa ang tindahan. Tumikim kami ng kwek-kwek at talagang napakalilamnam. Malambot ang itlog at hindi lasang harina ang nakapaligid sa itlog. Masarap at makatas din ang kanyang tindang hotdog pati ang fishball. Hindi ko alam kung anong klaseng sangkap ang ginagamit ni Mang Andoy kung paano niya napapasarap ang mga nilulutong street foods. Napahiya si Biboy. Natalo siya sa pustahan. Kaya naman ay nilibre niya kami sa pagkain. Pasimasimangot pa siya. Pero sa huli ay nag-enjoy naman siya at nakadalwa itong baso ng palamig. Umorder pa kami ng barbecue at isaw na binaon namin sa panunood ng basketball. Tuwang-tuwa kami dahil nabusog kami at paulit-ulit kaming nagpapasalamat kay Biboy sa panlilibre niya sa amin. Bagay na ikinainis niya at isinumpa niyang makipagpustahan dahil ayaw na niyang matalo. Pumunta kami sa court at sarap na sarap kaming kinakain ang street foods na binili namin kay Mang Andoy. Naisip naming magkakaibigan na lumipat ng tatangkiliking tindahan. Medyo mahal man ang presyo ng mga pagkain ni Mang Andoy, ay sulit naman ang linamnam at hindi kami nagsisisi na doon kami kumain. Medyo nahihiya ako kay Aling Tesa sapagkat matagal na niya kaming suki. Subalit mas masarap ang mga street foods sa may kabilang kanto. At karamihan ng mga kabataan ay doon bumibili. Kaya hinayaan ko na lamang na makita kami ng tindera na lumalayo ng bilihan ng pagkain. Nanood kami ng basketball at hindi na ako nagpaabot ng gabi dahil ayokong mag-alala ang aking mga magulang. Sa puntong iyon ay nagpaalam na ako sa aking mga kaibigan at umuwi na ako sa aming bahay. Kinabukasan ay hindi nakapasok si Joanna at si Arthur. Narinig namin sa mga bulong-bulungan ng aming mga kaklase ay umuwi si Arthur sa kanilang bahay pagkatapos niyang manood ng basketball sa nagdaang gabi. At bigla na lamang sumakit ang kanyang tiyan at nagsuka. Pinaniniwalaan ng mga kaibigan niya na posibleng sanhi iyon ng mga kinain itong isaw sa tindahan ni Mang Andoy. Wala naman silang ibang kinain maliban sa street foods. Medyo nahilo pa nga si Anghilo na kaibigan ni Arthur noong makatapos kumain ng barbecue bago umuwi sa kanilang bahay. Nanindig ang balahibo ko nang marinig ko ang balita. Nag-alala kaming magkakaibigan sa kalagayan ni Joanna. Kaya pagkatapos ng klase namin ay dumiretso kami sa bahay ni Joanna at nakausap namin ang kanyang ina. Dinala pala niya sa ospital si Joanna dahil hindi ito tumitigil sa pagsusuka. Nagresita ng gamot ang doktor
at kahit papaano ay bumuti ang kalagayan nito. Pero pabalik-balik ang kanyang sinat. Nalaman din pala niya na bumili at kumain ng street food si Joanna. Kaya naisip niyang posibleng hindi iyong ligtas at madumi ang nakain ng anak. Nagtataka kaming magkakaibigan kung bakit sina Joanna lamang at Arthur ang sumama ang pakiramdam samantalang pare-parehas kaming kumain ng street foods. Subalit wala namang nangyari sa aming masama. Hindi na kami nagtagal sa kanilang bahay at nagpaalam na kami sa kanyang ina. Pansamantala kaming hindi na muna nanood ng basketball. Nagpaalam sa amin sina Carla at Eric noong makarating sila sa kanilang mga bahay at natira na lamang kami ni Biboy na naglalakad sa kalsada. Hindi pa kami noon nakakarating sa aming bahay ay nasulyapan namin si Mang Andoy na nakasakay sa sidecar at may dalang isang malaking sako. Hindi namin malaman kung saan ito patungo. Pero naisipan namin siyang sundan ni Biboy. Napakalayo ng tinahak nitong liblib na daan at huminto lamang ito sa tapat ng puno ng niyog. Pagkatapos ay ipinarada ang sidecar at pinasan ang dala niyang sako. Para isipan pa rin sa amin ni Biboy kung anong nilalaman ng daladala nitong sako. Pero sa palagay namin ay napakabigat noon para pasanin ni Mang Andoy. Nakarating siya sa isang luma at bulok na warehouse sa liblib na lugar. Talagang kinakabahan kami ni Biboy sapagkat hindi namin sukat akalaing may warehouse sa isang liblib na lugar at napaka-imposible na may ibang naninirahan doon sapagkat walang bahay sa paligid. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok sa loob ng warehouse si Mang Andoy. May nakita kami nakasaradong bubog na bintana at doon kami manakanakang sumilip. Medyo madilim sa loob at mukhang nakakatakot. Maya-maya ay nagsindi ng ilaw si Mang Andoy sa pamamagitan ng kanyang lighter. Sinindihan niya ang ilawang gasira at iyon ang nagsilbing tanglaw sa paligid. Ikinala namin ang aming mga paningin at napansin naming pumasok sa isang silid si Mang Andoy. Doon ay nakita namin ang mga istante na may lamang mga buting may nakababad na tubig at sa loob noon ay may mga peraso ng nabubulok na daliri, mga paa at ngipin ng mga tao. May mahabang lamesa kung saan naglagay si Mang Andoy ng tatlong pinggan, tantara ng karni at mahabang kutsilyo na pantadtad at panghiwa sa karni. Inilapag niya sa lamesa ang ilawang gasera. Pagkatapos ay binuksan niya ang sako at kinuha ang mga laman nito. Halos lumuwa ang mga mata namin ni Biboy sa sobrang gulat nang makita namin ang pira-pirasong katawan ng tao ang laman ng sako. Hinawakan ni Mang Andoy ang kapirasong braso, hinimas-himas, at pagkatapos ay dinasalan habang nakapikit ang kanyang mga mata. Sa isang iglap ay parang may mahikang bumalot sa braso at naging giniling na isda ang braso ng tao. Inilagay ni Mang Andoy ang giniling na isda sa pinggan. Pagkatapos naman ay kinuha niya ang mahabang dila. At katulad ng ginawa niya sa braso, ay dinasalan din niya ito at naging malaking tipak ng karning baboy. May kinuha pa siyang dalawang paa ng tao at kanyang dinasalan. Naging mga paa ng manok iyon at nilagay niya sa plato. Hindi na namin matagalang pagmasdan ang mga bahagi ng katawan ng tao na ginagawa niyang karni ng hayop. Malapit na rin bumaligtad ang mga sikmura namin sa tuwing naaalala namin
kung paano namin kinakain ang mga hotdog, kwek-kwek at fishbowl. Hindi namin alam na kumakain na pala kami ng karne ng mga tao. Tinibayan namin ang aming mga bituka at mabilis kaming umalis sa lugar na iyon bago pa kami mahuli ni Mang Andoy na naninilip sa kanyang ginagawa. Ayaw naming mahuli at baka sa susunod ay kami na ang ihanda niya bilang street foods sa kanyang tindahan. Tumakbo kaming magkaibigan at hindi na namin pinansin kung ginabi na kami sa daan. Nang makapasok ako sa loob ng bahay ay nakita ko ang aking ina na may hawak na tambo at mukhang nakahanda na itong paluin ako. Kaso ay nagulat siya noong makita akong namumudla at pinagpapawisan ng malalamig. Itinanong niya kung anong nangyari sa akin at kung bakit parang nakakita ako ng multo. Pinilit ko ang magpakatatag at buong tapang kong ipinagtapat sa kanya ang katotohanan. Subalit hindi siya naniwala sa akin. Balak niyang ihampas sa ulo ko ang tambo. At mabuti na lamang ay dumating sina Ate Elisa at Tatay Damian. Napigilan nila ang aking ina at nagsalita ang tatay ko. Mercedes, ano ka ba? Paniwalaan mo nga ang anak mo. Kitang-kita mo naman ang takot sa mukha niya, di ba? At isa pa, naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Marami na sa mga kapitbahay natin ang nagkakasakit at mukhang nayayanggaw dulot ng pagkain nila ng street foods mula doon sa tindahan ni Mang Andoy. Mula sa mga sinabi ng tatay ko ay tumigil si Nanay Mercedes at huminahon siya sa isang tabi. Kinausap niya ako at binawalang kumain sa tindahan ni Mang Andoy. Tumalima ako at humingi ng tawad sa pag-uwi ko ng gabi. Sinabihan naman ako ni Ate Elisa na kumain ng hapunan at pagkatapos ay matulog ako ng maaga sapagkat maagap ang klase ko sa kinaumagahan. Buong akala ko ay makakatulog ako ng maayos. Pero inabot pa ako ng hating gabi bago ako mahimbing na nakatulog. Hindi mawala sa isip ko ang mga karni ng tao na naging street foods. Sa tuwing naaalala ko iyon, ay bumabaliktad ang aking sikmura. Naisip kong bumisita kay Joanna at Arthur sa kinabukasan pagkatapos ng aking klase. Sigurado ako na may koneksyon ang pagkakasakit nila sa mga street foods ni Mang Andoy. At pakiramdam ko pa ay marami pang mga kabataan sa aming barangay ang nabiktima nito. Umugom ang balita sa aming paaralan na di umano ay may estudyanteng nayanggaw buhat sa karatig naming barangay dahil sa pagkain ng street foods ni Mang Andoy. Kamuntik na itong kumain ng alaga nilang mga baboy at manok. Mabuti na lamang at napigilan siya ng kanyang ama at maagang naipagamot sa albularyo. Kaya naman ay nakabalik na ito sa tamang katinuan. Nangilabot kami magkakaibigan. Kaya naman ay binisita namin si Joanna sa kanilang bahay at inabutan naming natutulog siya sa kanyang kwarto. Sige ng salbe ang humarap sa amin at pinaliwanag niya ang naging sitwasyon ni Joanna sa mga nagdaang mga araw. Mabuti naman at ngayon kayo bumisita. Medyo masama ang kanyang pakiramdam sa mga nagdaang araw. Bawat araw ay nakakagulat at nakakatakot ang mga ginagawa niya. Kamuntik na nga niya akong makagat. Kaya tumawag na kami ng asawa ko ng albularyo. At napag-alaman naming nayanggaw siya at nakakain siya ng karne at lamang loob ng tao, kaya nahawaan siya ng pagiging aswang. Sa ngayon ay kailangan niyang magpahinga para makabawi ng lakas sa dami ng naisuka. Posibleng sa isang araw pa siya makakapasok sa paaralan.
Pasensya na kayo. Pero kailangan niya magpahinga. Nauunawaan naman namin si Ginang Salbi. At wala rin naman kaming ibang may tutulong kung hindi ipagdasal ang kaligtasan ni Juana. Kaya naman ay nagpaalam na rin kami sa kanyang ina at nagpasalamat sa pagpapatuloy niya sa amin sa kanyang bahay. Hindi pa rin kami umuwi. Buo na ang desisyon namin at dumaan naman kami sa bahay ni Arthur para alamin ang kanyang kondisyon. Lingit sa kalaman namin ay mas malala pala ang ginawa nito kumpara kay Juana. Naabutan namin ang mga magulang at kapatid niya na nakapalibot sa sala kung saan ginagamot si Arthur. Inusalan siya ni Mang Dimitrio na kilalang albularyo sa aming lugar. Kita ko ang pamumula ng mga mata ni Arthur habang umaangil mula sa kanyang kinaupuan. Palakas ng palakas ang pagbigkas ni Mang Dimitrio sa orasyon na binibitawan niya. Mistula siyang nagmumura kay Arthur at talagang nagugulat na lamang kaming magkakaibigan sa tuwing tumataas ang tono ng kanyang boses. Hirap na umaangil si Arthur at hindi nagtagal ay nawalan ito ng malay. Napabulagta sa upuan si Arthur. Pinagtulungan siyang buhatin ng kanyang ama at panganay na kapatid na lalaki. Dinala ito sa kanyang kama at inihiga. Sumunod din ang albularyo at pinulsuhan si Arthur. Pagkatapos ay inutusan niyang kumuha ng itlog ng manok at saka palanggana ang ina nito. Tumalima si Aling Rosinda at dali-daling nagtungo sa kusina habang nakamasid naman ang mag-ama kay Arthur na nanatiling walang malay sa kama. Pagbalik niya ay may dala na siyang palanggana at itlog ng manok. Ibinigay niya iyon sa albularyo at napansin ito na nagkaroon ng malay si Arthur. Idinilat ni Arthur ang kanyang mga mata. Subalit napangiwi siya at mabaling-baling sa higaan habang hawak ang kanyang tiyan. Mukhang malapit sa tiyan nagmumula ang sakit ng kanyang nararamdaman at hindi siya komportable sa kanyang pagkakahiga. Binuklat ni Mang Dimitrio ang damit ni Arthur at tumambad ang kanyang dibdib at tiyan. Minasahin ng paikot-ikot ni Mang Dimitrio ang itlog na manok sa tiyan ni Arthur. Makailang beses niya itong ginagawa habang walang tigil na umuusal ng dasal. Hindi ko alam kung para saan ang itlog ng manok. Pero pakiramdam ko ay isa iyon sa mga instrumento para mapalabas kung anumang dapat na lumabas sa katawan ni Arthur. Maya-maya ay nagdilat na mga mata si Arthur at may isinuka mula sa kanyang bibig. Eksaktong bumagsak ang maitim, mabaho at malapot na likido mula sa palanggana. Halos manghina si Arthur sa dami ng mga naisukan niya. Dumadaing na siya na sumasakit at humahapdi ang kanyang sikmura sa kasusuka. Natapos lamang ang pagsusuka niya nung laway na lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Humiga siya sa kama na nanghihina ang buong katawan. Basang-basa siya ng pawis at talagang namumutla ang buong mukha. Nahabag kami sa kanyang anyo. Pero wala naman kaming magawa para mapagaan ang kanyang pakiramdam. Walang ano-ano ay nakatulog si Arthur. May ibinigay na halamang gamot si Mang Dimitrio kay Aling Rosinda at binigyan niya ito ng panuto kung paano ipapainom ang katas nito kay Arthur. Bago pa siya makaalis, ay pinamerienda na muna siya ni Aling Rosinda at ang mga kapatid ni Arthur ay nagligpit ng mga kasangkapang ginamit sa panggagamot ng albularyo. Tinawag kami ni Aling Rosinda at nagpasalamat ito sa malasakit naming bumisita sa aming kamag-aral. Habang nasa mahabang lamesa kami ay niyaya din kami ni Aling Rosinda na makapagmeryenda kasabay si Mang Dimitrio.
Nabanggit niya na ilang araw nang tinatrangkaso si Arthur at mukhang namamalikmata na ito sa kanyang mga nakikita. Nagawa pa niyang saktan ang alaga nilang tuta sa pag-aakalang litsyong manok ito. Medyo kinikilabutan na ang pamilya niya sa kanyang mga nakakatakot na gawain at naisip nila na posibleng sinasaniban ito ng masamang espiritu. Kaya bago pa siya makagawa ng karahasan ay tinawag na nila si Mang Demetrio para malaman kung ano talaga ang sakit nito. Wala namang malubhang karamdaman si Arthur kung hindi ay nahawaan ito ng pagiging aswang sapagkat nakakain siya ng atay at lamang loob ng tao buhat sa street foods na kinain niya na pinaniniwalaan ng mga kapatid niya na buhat sa tindahan ni Mang Andoy. Biglang nagsalita si Mang Demetrio na lubos naming ikinagulat. Batay sa kanya ay gagawa siya ng paraan upang malaman ang katotohanan sa misteryong ginagawa ni Mang Andoy sa kanyang street foods. At bukod doon ay hindi siya titigil hanggat hindi naaksyunan ang ginagawa nitong pamimiste sa mga kabataan. Hindi namin malaman kung anong binabalak niya, pero nanatili kami sa aming kinauupuan habang kumakain ng inihandang tinapay ni Aling Rosenda. Matapos naming makapagmeryenda ay nagpaalam na kami sa pamilya ni Arthur at nakasabay pa namin sa paglalakad si Mang Demetrio. Binigyan niya kami ng kalmendigera at porcelas na may bendisyon at proteksyon laban sa mga aswang. Wala iyong bayad at bigay sa amin ng libre. Kaya't nagpasalamat kami sa matanda bago kami nagkahiwa-hiwalay ng daan patungo sa aming mga bahay. Sa mga sumunod na araw ay nagala kaming magkakaibigan ng masilaya namin sina Juana at Arthur na pumasok na sa aming paaralan. Nanumbalik na ang dati nilang sigla at kulay. Kaya naisipan naming epektibo ang panggagamot sa kanila ni Mang Demetrio. Nabalitaan din namin sa iba naming mga kaklase na maraming mga kabataan ang lumilipat ng tindahang binibilhan ng street foods. Bumibili na sila kay Aling Tesa, lalo pat mura ang presyo ng mga pagkain at inumin sa kanya. Balak sana namin kumustahin si Mang Demetrio, subalit hindi namin siya naabutan sa kanilang bahay. Tanging ang dalawa nitong anak na dalaga ang nakausap namin at nasabi nila na abala ito sa panggagamot sa kabilang barangay at posibleng sa makalawa pa siya mawawala ng gagamutin. Kaya naman ay nagpaalam na kami at nagpasalamat sa kanyang mga anak. Simula noon ay hindi na kami pumunta sa bahay ni Mang Demetrio. Pero nagulat kami noong nanunood kami ng basketball at nabalitaan namin sa mga ilang mga katabi namin na mga kabataang nanunood din na di umano ay umalis na si Mang Andoy sa aming bayan. May nakakita pala dito na naging aswang at nakalaban pa ni Mang Demetrio sa kasukalan. Pagkarinig pa nila sa mga nagkwento sa kanila ay nasugatan si Mang Andoy at marami itong natamong saksak mula sa tabak ni Mang Demetrio. Pero napigilan ang pagpatay dito nung makiusap ang aswang na huwag siyang papatayin. Ang kapalit noon ay magpakalayo-layo na ito at hindi na babalik sa aming bayan. Umayag naman si Mang Demetrio at hinayaan itong umalis. May 5 araw na palang sarado ang tindahan ni Mang Andoy at walang umarkila sa pwesto nito. Nagulat kami sa biglaan niyang pag-alis, pero nagpapasalamat na din na hindi na siya manggugulo sa aming lugar.
kung tutuusin ay kayang-kaya siyang patayin ni Mang Demetrio. Pero mas pinili niyang huwag gumamit ng dahas at daanin ang lahat sa pakay-usapan at maayos na usapan. Nakahinga na kami ng maluwag at tila nabunutan kami ng tinig nang malaman na wala na ang aswang na yumayanggaw sa mga kabataan. Masayang-masaya kaming magkakaibigan at simula noon ay bumibili na kami ng street pods kay Aling Tesa. Naging aral na din sa amin ang huwag basta-basta bumili ng mga pagkain na hindi namin alam kung saan ang pinagmulan. Mabuti na ang maarte sa pagkain at mapili kaysa masadlak na naman kami sa kapahamakan. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento. Maraming salamat po, Sir Eric.